Tumayo po tayo. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtiko at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mabagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahayas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahayas ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi
alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon, hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tumayo po tayo. Ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata." Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa?
nakarinig na ang bingi at nakapagsalita ang piping. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Ephata. Ito ang sinabi ni Jesus sa lalaking nauutal at bingi. Maibig sabihin, mabuksan. Para sa atin ho mga Kristiyano at deboto po na nagtutungo dito ngayon sa simbahan ng Quiapo, ito din po ang nais sabihin sa atin ni Jesus. Ephata. Mabuksan. Pero anong bubuksan natin sa Panginoon? Buksan natin ang ating buhay sa Kanya. Huwag nating isara ang buhay natin sa Kanya. Hindi natin kailangan magsuot ng maskara sa harap ng Panginoon. Hindi natin kailangan na magmukhang mabait sa harap ng Panginoon because He knows our hearts. Hindi natin kailangan na magmukhang mabango. Mukha lang, no? Mukhang mabango sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam niya din ang dumi sa puso natin. Kaya maganda, no, tulad ng hiningi ng taong ito sa ating ebanghelyo, hiningi niya kay Jesus na buksan ang kanyang tenga at ang kanyang mga salita ay tumuwid. Maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano, pwede na natin hilingin sa Panginoon, Panginoon, buksan niyo po ang buhay ko at sa mga dumi sa puso ko, linisin mo. Yung mga ikinahiya ko, Panginoon, ang aking mga kahinaan, buksan mo, Panginoon, at paapawin mo ng iyong grasya. Marahil kasi, no, madalas sa atin bilang mga deboto, pumupunta lagi tayo sa simbahan ng Quiapo, may daladalang mga kahilingan. Pero maganda rin po, no, ang unang hilingin natin sa Panginoon, buksan niya ang puso natin. Buksan ang puso natin para ang grasya niya ay pumasok sa buhay natin. Buksan ang puso natin para buong puso tayong makasunod sa Kanya, buong puso tayong makapakinig sa Kanyang salita, at yung salitang ating napakikinggan ang humuhubog sa ating buhay. Kaya sana bilang Kristiyano, bukas din ang tenga natin. Hindi tayo bingi sa salita ng Diyos, hindi tayo bingi sa Kanyang mga aral at turo, hindi tayo bingi sa Kanyang paggabay sa buhay natin na ang mas gusto nating pairalin yung gusto lamang natin. Kung marunong tayo makinig, marunong bukas ang ating tenga sa Kanya, ang buhay natin ay nagbabago. Dahil pag ang salita ng Diyos ang narinig natin, ang puso natin ay nahuhubog. Ang tanong, gusto mo bang hubugin ng Diyos ang buhay mo? Gusto mo bang hubugin ng Diyos ang buhay mo? O okay ka na riyan? At sana naisin natin at pwede nating hilingin sa Panginoon ngayon, Panginoon, buksan mo ang tenga ko para ang puso ko ay mahubog sa iyong salita. Buksan mo ang tenga ko, Panginoon, para ang iyong salita ay aking panabikan. Buksan mo ang tenga ko, Panginoon, para ang iyong aral at turo ay lagi kong asamin. Buksan mo ang tenga ko, Panginoon, para ang aral mo
ang humubog sa buhay ko. Bukas ang tenga. Sa ating ebanghelyo, ang taong ito na lumapit kay Jesus, pinagaling din ni Jesus sa pagkautal. Kung babalikan po natin ang mga kwento ng ebanghelyo na nakaraang araw, sinabi ho ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao o nagpaparumi sa tao, kung hindi ang lumalabas sa kanyang puso. Kung ang puso po ang hinubog ng salita ng Diyos, ang lumalabas din sa bibig natin ay para sa Diyos. Kung ang puso natin ay hinubog ng kanyang salita, minolde ayon sa kanyang wangis, ang lumalabas din sa bibig natin ay para din sa Diyos. Kaya may kita mo ho sa isang tao na bukas sa paghuhubog ng Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang mga pinipiling salita ay nagbabago. Kung yung dati, kung wala ka pa sa piling ng Panginoon at tumatalikod ka sa Kanya, puro masasakit na salita ang sinasabi mo sa kapwa mo. Puro paninira ang sinasabi mo lagi. Eh, nung pumasok na, narinig mo na ang salita ng Diyos at umubog ito sa puso mo, hindi na paninira ang lumalabas sa bibig mo, kung hindi mga salita na nagbibigay lakas ng loob sa kapwa mo. Kung dati ay puro mura ang lumalabas sa bibig dahil ang salita ng Diyos ay humubog sa puso, hindi na puro mura ang lumalabas. Hindi na mga salita nagpapababa at nangliliit ng kapwa, kundi mas mga salita na nagtataas na ng kapwa niya. Ang salita at ang biyaya ng salita, sana'y gamitin din natin bilang mga Kristiyano sa tama. Hindi para mambaba o manliit ng kapwa, hindi para manira ng kapwa, kundi iangat ang kapwa natin, magbigay ng pag-asa, magbigay lakas ng loob sa kapwa natin. At higit sa lahat, ang mabuting balita na humubog sa puso natin sa pamamagitan din ng salita ay ibahagi din natin. Mula sa pakikinig tungo sa paghuhubog ng puso, tinatawag tayo ngayon na ibahagi ang mabuting balitang ating narinig. Ito po ay paanyaya sa atin. Sana bilang Kristiyano, ito din ang masabi natin sa Panginoon. Panginoon, bukas po ang aking tenga para sa iyo. Handa akong makinig, mag-aral at matuto sa iyo. Hubugin mo ang puso ko, Panginoon. Nang sa gayon, ang aking mga labi ay magdala ng pag-asa sa kapwa mo, sa aking kapwa na sugatan. Nang aking mga labi, Panginoon, ay maging instrumento ng pagpapahayag ng iyong salita. Sa dulo po ng ating ebanghelyo, ito po yung ginawa ng taong pinagaling. Bagamat binilinan ni Jesus, huwag mong isasabihin kahit kanino. Pero kung ikaw ay masayang masaya, dahil may natanggap ka malaking biyaya, it is impossible to contain your joy. Diba? Pag nasagot ng Jesus Nazareno ang iyong panalangin, mahirap sarilihin, diba? Ang gusto mo lang ay ipahayag
Gusto mo lang ipakilala kung gaano naging mabuti ang Diyos para sa iyo. Sana ganun din ang ating challenge at hamon at imbitasyon sa atin. Gamitin ang ating mga labi. Gamitin ang ating mga salita para ang ngalan ni Jesus ay ipakilala. Ipakilala at ibahagi ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa iyo. Emphata, bukas. Bukas ang ating tenga, bukas ang puso, bukas ang labi. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa Ama na sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Jesus Nazareno.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. At patawarin mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo ng mapawin na
Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo ito, kahilingan ko. Mabuhay ng makayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Nazareno, paglubayan niyo po nawa kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Hesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin
sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuan ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan sa gisang ng